Inililikas na ang mga sibilyan mula sa mga kinubkob na bahagi ng Irpin at northeastern city ng Sumy malapit sa Kyiv ayon sa Ukrainian officials. Ito ay matapos magdeklara ang Russia ng panibagong ceasefire at sinabing binuksan na ang ilang humanitarian corridors. Ayon sa Moscow, papahintulutang makabiyahe ang mga evacuee patungo sa mas ligtas na lugar sa Ukraine matapos tanggihan ng Kyiv ang unang planong ibiyahe ang mga ito patungong Russia at Belarus. Batay sa tweet ng Ministry of Foreign Affairs ng Ukraine, sinimulan na ang evacuation mula Sumy patungong Poltava kasama ang ilang foreign students. Kasabay nito ang panawagan sa Russia na sumang-ayon sa iba pang humanitarian corridors sa Ukraine. Naipit ang mga sibilyan sa digmaan simula ng ilunsad ng Russia ang pag-atake sa Ukraine noong February 24 at ayon sa mga opisyal, paubos na ang supply ng pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa ilang lungsod. Samantala, nagbabala naman ang World Health Organization na tumitindi ang pag-atake sa mga ospital, ambulances at iba pang healthcare facilities sa Ukraine. Banta rin ng UN agency, paubos na ang kinakailangang medical supplies. And we will continue to update those numbers. They've been increasing quite rapidly over the past few days. Kinumpirma rin ng WHO, hindi bababa sa 9 na tao ang namatay sa mga pag-atake sa healthcare facilities simula nang mag-umpisa ang gulo sa Ukraine. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.